Sa video na ito, pag-uusapan natin ang episodes 36 to 44 ng anime series na Demon Slayer. Sa Edo era, sa loob ng isang brothel sa Yoshiwara, kinonfront ng isang attendant at isang oiran habang nagme-makeup ito. Inakusahan niya ito na siya ang dahilan sa paggawalan ng mga tao sa loob ng bahay. Pumasok ang attendant sa kwarto at sinara ang pinto. Maya-maya onti, lumabas ang prostitute pero hindi na makita ang attendant pagtapos nun. Sa loob ng Ogimoto House, isang nakagapos na Makio ay kinekestiyon kung kanina pinapadala ang letters na ginagawa niya. Dahil minararamdaman na kakaiba si Inosuke, inimbestigahan niya ito. Tinignan ni Inosuke ang tahimik na kwarto na may naiwang pagkain sa labas para kay Makio. Matapos mag-isip ng plano, pumasok ito sa kwarto at nagulat sa magulong loob nito. Napansin niya ang mga debris na lumilipad kahit walang nakabukas na bintana na mapapasukan ng hangin. Binato niya ang ceiling ng bowl at nagsimula ang yumanig ito. Umalis na ang demon sa kwarto at hinabol ito ni Inosuke. Gamit ang Beast Breathing 7 Form Spatial Awareness, nasense ito ang demon papunta sa baba pero hindi niya ito nahuli. Sa Kyogoku House, pumasok si Zenitsu sa isang kwarto na nasense niya na may umiiyak na babae. Nagulat ito sa magulong kwarto na nakita niya at tinanong ang babae kung ano ang nangyari. Tapos, bigla siyang may nasense na demon na nasa likod niya. Galit at tinanong ng demon kung ano ang ginagawa niya sa kwarto nito. Dahil hindi niya agad napansin ang presensya nito, naisip nito na baka upper rank demon nito. Lumalabas na ang demon ay ang oiran ng Kyogoku House na si Warabihime. Dalawang araw ang nakaraan nang nareveal na ang demon ay ang upper rank 6 ng 12 Kizuki. Sinubukang patigilin ni Zenitsu si Warabihime na saktan ng babae. Dahil sa galit, inalis niya ang pagkakahawak ni Zenitsu sa kanya at sinapak niya ito. Tumalsik si Zenitsu at nahimatay ito. Dumating ang housemaster at nagsorry si Daki at sinabi nito na masyado siyang sumobra. Narealize ni Daki na ang blow niya kay Zenitsu ay hindi ito masyadong na-damage, kaya naging defensive ito at tinisip nito na isa siyang Demon Slayer pero hindi isang Hashira. Matapos ang encounter niya sa upper 6 na si Daki, sigurado na si Zenitsu na siya ay isang demon. Gayunpaman, narealize din ni Daki na si Zenitsu ay ang miyembro ng Demon Slayer Corps. Matapos yun, nawala si Zenitsu. Sa itaas ng mga bubong ng distrito, pinag-uusapan ni Tanjiro at Inosuke ang kanilang sitwasyon. Ipinalam sa kanya ni Inosuke na mayroong isang demon sa bahay niya, pero ang kakaibang pagpapaliwanag niya ay nagpalito kay Tanjiro. Dumating naman si Tengen at ininform sila na hindi darating si Zenitsu. Dinismiss ni Tengen ang dalawa dahil iniisip nito na hindi nila kaya i-handle ang isang upper rank demon. Matapos siyang sabihin na walang kahihiyan kung iwan nila ang misyon, umalis na si Tengen. Hindi umalis ang dalawa at pinagplanuhan ang gagawin nila. Matapos magplano, sinabi ni Tanjiro kay Inosuke na hahanapin nila ang mga nawawalang asawa ni Tengen at si Zenitsu habang nananatiling buhay. Bumalik si Tanjiro sa Tokito House at kinausap niya si Koinatsu na ililigtas niya ang mga nawawala at si Koinatsu naman ay aalis na sa district dahil ikakasal na ito. Matapos mag-usap, umalis na si Tanjiro. Habang nagpe-prepara si Koinatsu, nagpakita sa kanya si Daki at sinabi na hindi niya makakalimutang kainin siya nito bago siya umalis sa district. Habang tumatakbo si Tanjiro papunta sa Ogimoto House, napahinto ito at na-detect ang isang scent na kalapit na demon. Sa Kyogoku House naman, trinete ni Tengen ng owner at tinanong nito kung nasaan si Zenitsu at Hinatsuru. Sinabi ng owner na si Zenitsu ay nawawala at si Hinatsuru naman ay nasa Kirimise. Matapos kumalma, sinabi rin ng owner ang tungkol sa isang oiran na si Warabihime na nasa loob ng isang kwarto sa north side ng walang ilaw. Bumalik naman si Tanjiro kay Koinatsu at nakita niya na inaabsorb na ni Daki si Koinatsu gamit ang obi niya. Habang nangyari yon, napansin ni Tanjiro ang mga kanji sa mga mata ni Daki at narealize niya na siya ay ang upper rank 6. Nilabas na ni Tanjiro ang espada niya at nagsimula na maglaban ng dalawa. Matapos makuha ng information tungkol kay Warabihime Oiran na galing sa isang master sa Kyogoku House, sinaspetsahan ni Uzui na isa siyang demon. Habang pinagpapatuloy ang paghahanap niya ng mga signs ng demon, nagmadali itong hanapin si Hinatsuru na namove sa ibang lugar para sa sakit niya at nadiscover niya na nakapture ito ng obi ni Daki. Habang nangyayari yon, kinakalaban ni Tanjiro si Daki at kailangan nitong subukang lumaban gamit ang advanced techniques. Balikin na Tengen, nasense niya ang isang underground battle kaya ginamit niya ang sound breathing first form roar na nagsanhi ng malaking pagsabog. Narinig ito ni Daki at nairita ito dahil meron na namang mahikigulo sa kanya. Narealize si Tanjiro na ang subpar usage ay nakakasanhi ng pagdamage ng espada at inamin niya na hindi suited sa katawan niya ang water breathing at narealize niya na mas malakas siya kapag ginagamit niya ang Hinokami Kagura. Dahil doon, ginamit niya ang mga techniques gaya ng Hinokami Kagura, Raging Sun, Flame Dance at Fire Wheel para kalabanin si Daki. Sa isang underground, makikita natin si Inosuke na nakarating sa isang lugar na may mga sash na nakasabit. Nakita niya ang mga sash ay may mga muka at nakita niya na andun din si Zenitsu. Napagtanto nito na buhay pa ang mga iyon. Tapos ay inatake siya ng isang obi na may mata at bibig na inutusan ni Daki. Hiniwan niya ang sash at napalaya niya ang mga natrap na tao sa loob noon.
Nag-retaliate naman ang Sasha at ngayon ay mas mabilis na ito. Sinubukan ni Inosuke na hiwain ito gamit ang Beast Breathing 6 Form Palisade Bite pero nabigo ito. Bilang dumating sina Makio at Suma at tumulong sa laban. Nagpakita rin bigla si Zenitsu at ginamit ang Thunder Breathing First Form, Thunder Clap and Flash 6-fold para hiwain ang iba pang Obi. Dumating din si Tengen at hiniwa nito ang lahat ng natitirang Sash. Matapos makipag-reunion sa kanyang mga asawa, nilaro nito ang mga espada niya at sinabi, "Starting now, things are going to get real flashy." Nagkaroon ng mainit na laban si Nadaki at Tanjiro. Ginamit ni Tanjiro ang mga atake gaya ng Hinokami Kagura, Raging Sun, Fake Rainbow at Fire Wheel, ngunit dahil sa lakas ni Daki, hirap na hirap siyang sabayan nito. Nagwala si Daki at pinaghihiwa nito ang lugar gamit ang obi niya at dahil doon marami siyang napatay na civilians. Sinubukang iligtas ni Tanjiro ang isang lalaki, ngunit dahil kulang ang bilis niya, nagawa siyang tamaan sa balikat ni Daki. Nasatisfy na si Daki sa laban nila at naglakad na ito palayo. Pero tinawag siya ni Tanjiro at sinabi na bumalik ito. Ininsulto ni Daki si Tanjiro at dahil sa mga salita niya, may nag-click kay Tanjiro at napuno ito ng galit. Ilang araw na ang nakalipas, si Shinjiro Rengoku ay nagbigay sa kanya ng liham na nagsasabi na nanghihingi siya ng tawad sa kung paano niya trinato si Tanjiro at kung paano niya pinagsalitaan ang namatay niyang anak. Sinabi niya rin ang tungkol sa pagiging sunbreather ni Tanjiro dahil sa marka nito at ang mga sunbreathing users ay pinapanganak na may ganong marka. Kinontra naman ito ni Tanjiro dahil nakuha niya lang ang markang iyon nung iniligtas niya ang kapatid niya sa isang aksidente at nung na-injure ito sa final selection. Nung tumatakas sa si Daki, hinabol siya ni Tanjiro at hinawakan ang paa nito para mapigilang umalis. Habang sinasabi ni Tanjiro na bakit pinapatay ng demon sa mga mahihina, biglang may naalala si Daki na nakarinig siya ng kaparehong-kaparehong mga salita at isang vision ang nag-appear. Sa halip na si Tanjiro, ibang tao ang lumabas at sinasabi nito na bakit nila nakikita ang nakakatuwa ang pagkuha ng buhay ng tao. Narealize niya na ito pala ay ang mga memorya ni Muzan dahil sa cells niya na nasa loob ni Daki. Si Tengen naman ay dinala si Inosuke at Zenitsu sa itaas ng lupa at sumunod ito sa laban ni Tanjiro. Ginamit ni Daki ang Blood Demon Art 80-layered OB slash kay Tanjiro pero naputol ito ni Tanjiro gamit ang Hinokami Kagura Burning Bones Summer Sun. Nasaktan si Daki doon at napansin niya na hindi niya kaya mag-regenerate agad dahil doon. Nung sinubukan ulit ni Daki na umatake, nagpaulan din si Tanjiro ng mga swing ng espada niya at nung maabot niya si Daki, nag-collapse si Tanjiro dahil sa sakit ng katawan niya at hirap sa paghinga. Nung aatake na ni Daki si Tanjiro, sumugod si Nezuko at sinipa ang ulo ni Daki. Naglaban ang dalawang demon at nahati ni Daki ang katawan ni Nezuko pero nagulat ito nung tumayo ulit si Nezuko. Giit ni Daki na naabot na niya ang regeneration skills na kagaya ng upper rank. Sumugod si Nezuko sa kanya at sinubukan siyang sipain ulit. Nahiwa agad ito ni Daki ngunit nag-regenerate agad ang mga limbs ni Nezuko na nagpagulat sa kanya. Habang nangangaray sa sakit si Daki, tinitignan siya ni Nezuko nang may nakakatakot na galit. Habang inaatake siya ni Nezuko, ginamit niya ang obi niya para hiwain at decapitate si Nezuko. Umatras ang upper rank at pinaatake ang obi niya kay Nezuko na napigilan pa rin ang atake niya kahit hindi pa siya buo gamit ang dugo niya para i-maintain ang format makalaban. Ang mga dugo ni Nezuko na nakay Daki ay umapoy dahil sa demon art niya at tuwang-tuwa naman siya na pinapanood na nanghihirap si Daki. Nagising si Tanjiro at pinigilan niya ang kapatid niya na naging rampant. Dumating si Tengen habang ginagawa niya iyon at iniligtas siya sa atake ni Daki. Kinausap naman ni Daki si Tengen pero pinatahimik niya lang ito at sinabi na hindi upper rank si Daki. Habang nagre-reklamo ito, nalaglag bigla ang ulo nito na hiniwa pala ni Tengen kanina. Habang nangyayari yon, hinanap naman ni Inosuke at Zenitsu si Tengen dahil naiwan sila nito gamit ang bilis niya. Habang umiiyak at nagwawala si Daki, napansin ni Tengen na hindi ito nadidisintegrate kahit nahiwa niya ang ulo nito. Maya-maya ay biglang lumabas ang isang demon sa katawan ni Daki at pinataan at hinil niya si Daki. Inatake ni Tengen ang demon pero nablock nito ang atake niya at nasugatan pa siya. Pinakilala ng demon ang sarili niya bilang si Gyutaro. Habang naglalaban si Gyutaro at Tengen, dumating si Inosuke at Zenitsu para tulungan sila. Nagpatuloy ang laban nila at ginamit ni Gyutaro ang Blood Demon Art Flying Blood Seekles at gumamit naman ng mga bomba si Tengen para makounter ito. Pagbagsak na sa ibaba ng bahay, pinalis niya ang mga civilians doon. Habang nakipaglaban, narealize si Tengen kung gaano kalakas ang magkapatid at inisip nito na kung si Gyutaro ba ang mapuputulan ng ulo ay matatalo na silang dalawa. Ginamit niya ang echolocation at nalaman nito na wala ng tao sa lugar kaya nagpasabog ito ng bomba. Matapos ang pagsabog, tumalon si Tengen para tignan ang nangyari at nakakita ito ng bola ng Obi. Pinakita ang dalawang demon na nasa loob ng Obi at sinabi ni Gyutaro na the thing about us is that we're two people in one. Matapos ang rampage ni Nezuko, nakatulog na ito at dinala na siya ni Tanjiro sa box niya. Nakipaglaban ng matindi si Uzui sa dalawang demon, ngunit nababawasan na ang lakas ito dahil sa poison ng sight ni Gyutaro. Bigla namang dumating ang trio para tulungan siya. Nagkaroon ng mainit na labanan ng Hashira trio katapat ng upper 6 na demon.
Kinaharap ni Inosuke at Zenitsu si Daki habang si Tanjiro naman ay tinutulungan si Tengen kay Gyutaro. Gumamit si Gyutaro ng Blood Demon Art Flying Blood Sickles at nagpalabas ito ng mga Blood Blades kay Uzui. Tinulungan siya ni Tanjiro at ginamit naman ni Tengen ang Sound Breathing 5th Form String Performance. Mukhang hirap na hirap ang party ng Demon Slayers laban sa Upper 6 na Demons. Dumating naman ang isa sa mga asawa ni Tengen na si Hinatsuru at may daladala itong Kunai Valley Crossbow. Umatake siya gamit yon, ngunit nasalaglang siya ni Gyutaro gamit ang Blood Demon Art Rampant Arc Rampage. Patuloy na kinakalaban ni Tanjiro at Tengen si Gyutaro at nagpalitan ulit ito ng mga techniques. Gamit ang Blood Demon Art Rotating Circular Slashes, Flying Blood Sickles, ay pinaikot-ikot nito ang mga scythe niya at bilang counterattack, ginamit ni Uzui ang Sound Breathing 4th Form Constant Resounding Slashes para tapatan ang atake ni Gyutaro. Nawala si Gyutaro at bigla itong tinawag ni Hinatsuru para sabihin na parating ang obi ni Daki at nung tatamaan na si Tengen, nagbato si Hinatsuru ng kunay para mapunta sa kanya ang atensyon. Lumabas naman bigla sa likod niya si Gyutaro at hinawakan ng bibig nito. Nung nakita ni Tengen na nasa panganibang asawa niya, nag-trigger ang isang flashback kung saan kasama niya ang tatlo niyang asawa. Matapos nalalahanin ang mga sinabi niya na kailangan nilang tubusin ang mga kasalanan nila na pagpatay dahil pinalaki sila bilang mga shinobi at kung hindi ay mabubuhay silang may pinagsisihan. Pinunit ni Tengen ang obi at sinigawan si Gyutaro na hayaan lang si Hinatsuru. Pinilit naman ni Tanjiro ang sarili niya kahit nasaktan na ito at ginamit niya ang water breathing at Hinokami Kagura na magkasabay para iligtas si Hinatsura. Nahiwan ito ang kamay ni Gyutaro at niligtas niya ang babae. Sa ibang lugar naman, nahihirap ang labanan ni Inosuke at Zenitsu si Daki. Kinalaunan, nagawang i-deflect ni Zenitsu ang mga obi ni Daki at nakagawa ito ng daan para maka-atake si Inosuke. Ginamit niya ang Beast Breathing 8 Fang Explosive Brush para makalapit. Matapos ang combo ng techniques ni Tanjiro at Zenitsu, naabutan na ni Inosuke si Daki at ginamit ito ang 6th Fang Palisade Bite kaya nagawa niyang putulin ang ulo ni Obi. Habang hinahabol ni Inosuke ang naputol na ulo ni Daki, biglang dumating si Gyutaro at sinaksak siya nito galing sa likod. Nagtaka naman si Tanjiro kung nasan si Tengen at nung nakita niya ang Sound Hashira, nagulat siya sa nakita niya. Putol na ang kaliwang kamay nito at hindi na ito gumagalaw. Dahil doon, hindi makagalaw si Tanjiro dahil sa paggagulat. Niligtas naman siya ni Zenitsu at tinulak siya palayo sa isang atake. Bumagsak ng malakas si Tanjiro sa lapag at nahimatay ito. Pagkagising niya, nakita niya ang Yoshiwara District na puno ng apoy. Tinignan niya si Nezuko at natuwa naman ito na natutulog pa rin siya. Habang iniisip kung ano ang pwede niyang gawin, dumating si Gyutaro sa harapan niya na nagtataka kung bakit buhay pa ito. Kinausap ni Gyutaro si Tanjiro at sinabi kung ano ang nangyari sa mga kaibigan niya. Sinabi rin ito na kahihiyan silang apat, lalo na siya dahil may kasama itong demon at tinanong kung sino iyon. Sinagot ni Tanjiro na kapatid niya si Nezuko. Dahil doon, lalo lang siyang tinawanan ni Gyutaro dahil hindi niya maprotektahan ang kapatid niya. Nagkaroon bigla ng ideya si Gyutaro at sinabi na dapat maging demon din si Tanjiro at sinabi niya na hindi niya siya papatayin kung magiging demon siya at trinete niya na papatay niya si Nezuko kung tatanggi ito. Sinabi naman ni Tanjiro na hinihintay niya ang pagkakataon na yun at hinedbat siya ni Gyutaro at sinaksak niya rin ito gamit ang Wisteria List kunay. Ginamit naman ni Tanjiro ang natitirang lakas niya at ginamit niya ang Hinokami Kagura. Umapoy ang espada niya at swinging niya ito sa leeg ni Gyutaro. Nung atakihin na ni Daki si Tanjiro, lumabas si Zenitsu sa mga bato at ginamit ang Thunder Breathing First Form, Thunder Clap and Flash Godspeed para huliin si Daki. Nawala na ang poison sa katawan ni Gyutaro at na-counter na niya si Tanjiro gamit ang mga blood sickles niya. Tapos ay biglang lumaban si Gyutaro kay Tanjiro. Nung tatamaan na sa mata si Tanjiro, dumating bigla si Tengen at nasalag si Gyutaro. Nireveal na pinilit ni Tengen ang patigilin ng pulso ng puso niya para mapigilan ng pagdaloy ng lason. Doon na nagsimula ang nakapanabik na palitan ng atake ni Tengen at Gyutaro. Nagselpukan ang dalawa gamit ang matitindi nilang atake. Gamit ang Hinokami Kagura, nakahabol si Tanjiro at tumulong kay Tengen. Tumama sa kaliwang mata ni Tengen ang atake ni Gyutaro pero tumalo na si Tanjiro at tumatake na rin ito. Nasaksak si Tanjiro sa baba pero hindi siya nito napigilan. Gamit ang buong lakas niya, binaon niya ang espada niya sa leeg ni Gyutaro habang naiging hugis sa apoy ang marka niya sa ulo. Sa ibang lugar, si Zenitsu ay patuloy na sinusubukang hiwain ang ulo ni Daki. Napansin ni Zenitsu na wala na siyang lakas habang sinusubukan ni Daki na patayin siya galing sa likod. Nung atake na ang Obi, dumating si Inosuke na ikinagulat ni Daki. Nireveal nito na kahit sinaksak na siya, kaya niyang pagalawin ang organs niya at immune ito sa poison dahil lumaki ito sa kabundukan. Hiniwa niya rin ang leeg ni Daki gamit ang mga espada niya habang si Daki naman ay nagmamakaawa sa kapatid niya na tulungan siya. Gamit ang huling lakas nila, sina Zenitsu, Inosuke, Tengen at Tanjiro ay nagawang madecapitate ang ulo ni Daki at Gyutaro na ang dual holders ng upper rank 6. Sa pagtatapos ng labanan, si Tengen ay nagpupumilit na huminga habang ang laso niya nagsisimula ng magdulot ng pinsala sa kanya.
Sinubukang umatake ng katawan ni Gyutaro pero lumabas si Nezuko at napigilan ng pag-atake na iyon. Pinuntahan nina Nezuko at Tanjiro sina Zenitsu para tulungan nito. Nakita rin nila ang hindi gumagalaw na katawan ni Inosuke at inasis ni Tanjiro na kailangan na agad maalis ang poison sa katawan niya. Hinawakan siya ni Nezuko at ginamit niya ang apoy niya para alisin ang poison sa katawan ni Inosuke na nagpagulat kay Tanjiro. Sa ibang lugar naman, umiiyak si Suma dahil nawawala na ang buhay ni Tengen. Nakaupo naman sa tabi ni Tengen sina Makio at Hinatsuru habang nag-aalala dahil nakikita nilang mamatay na ang asawa nila. Habang pinapagalitan ni Makio si Suma, lumapit si Nezuko kay Tengen at pinaapoy nito ang katawan niya. Nagulat ang mga asawa at pinagalitan si Nezuko ngunit sinabi ni Tanjiro na ang blood demon art ni Nezuko ay sinusunog ang poison sa katawan niya. Habang nangyayari yon, hinanap ni Tanjiro ang ulo ni Gyutaro para kumuha ng sample ng dugo niya. Matapos makuha, lumabas ang pusa ni Tamayo para kunin ang sample. Nakita rin ni Tanjiro ang nag-aaway na magkapatid na demon dahil siya natalo sila. Nagsumbatan ang dalawa nung sumusobra na si Gyutaro, pinigilan siya ni Tanjiro at sinabi na kasinungalingan lang ang lahat ng sinabi niya. Inujoke niya ang dalawa na magbati bago sila mamatay. Habang nangyayari yon, nagremini si Gyutaro sa nakaraan nila ni Daki. Pinakita dito kung paano sila naging demon. Isang araw, nakita niya ang katawan ni Ume na sinunog ng buhay dahil sinaksak umano ni Ume ang customer nila sa mata. Nakita niyang humihinga pa si Ume kaya dinala niya ito. Nakita ni Gyutaro ang lalaking gumawa nun kay Ume at iniwan ito ang ulo niya. Pagtapos nun, dinala niya ang katawan ni Ume at nanghingi ng tulong sa buong district ngunit walang pumansin sa kanya. Nag-collapse siya dahil sa pagod at doon dumating ang upper rank 6 nung panahon na yun. Binigyan sila ng dugo nito at doon na sila naging demon. Balik sa kasalukuyan. Dumating si Oba na Iguro sa lugar ng pangyayari at paasar niyang binati si Tengen sa pagtalo sa upper rank 6. Tinanong rin ng Serpent Hashira kung ano na ang plano niya ngayong wala na ang kaliwang mata at kamay niya. Sinabi naman ni Uzui na magre-retire na siya. Nung sinabi ng isang Kasugoi crew na sina Tengen, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu at Inosuke ay nakatalo ng upper rank, natuwa si Kagaya Ueshiki dito. Dahil nga lang sa kondisyon niya, nagsimula itong umubo ng dugo na nagpaalala sa asawa niya na si Amane. Pero sinabi niya sa kanya na ang isang upper rank ay hindi pa natatalo sa loob ng 100 years at nakikita niya ang pangyayari na iyon na isang magandang pamahiin at maapektuhan nito ang lahat. Sa ibang lugar, si Akaza ay nasa loob ng Infinity Castle at agad niyang napagtanto na dahil iyon sa merong namatay na upper rank demon. Sina Tengen naman ay papaalis na si Yoshiwara. Inaasahan niya na babalik sila bilang mga heroes. Tuwang-tuwa naman si Tanjiro dahil matapos ang laban na iyon ay buhay pa silang lahat. At dyan nagtatapos ang video na ito. Kung gusto mong malaman kung anong susunod na mangyayari, make sure to like the video and subscribe to our channel for more anime recaps. Oni-chan!